Mabilis na inabot ni Bruno ang sobrang naglalaman ng 10,000 sa janitor. Ito, kapalit ng pananahimik mo. Kapag may nakaalam nito, alam mo na siguro kung anong mangyayari sa'yo, di ba? Agad namang tumango ang janitor ng school. Opo, sir. Nanginginig na sagot nito sa kanya, kahit mas matanda ito. Hindi na rin nagtagal doon ang matandang janitor. Agad itong tumakbo pa uwi. Wala itong pasok sa araw na yon. Kaya yun din ang pagkakataong ginamit ni Bruno para masulsulan ito. Okay na. Ginawan ko na ng paraan. Pahayag niya sa mga barkada nang makabalik na siya sa loob ng campus. Naglalakad sila patungo sa kantin para doon maghintay sa susunod na subject nila. Sigurado kang hindi magsasalita yun? Paninigurado sa kanya ni Lester. Sa laki ng binigay ko sa kanya, hindi naman siguro kakalas sa usapan yun. Subukan lang niya, dahil ako ang makakalaban niya. Natatawa namang sagot dito ni Bruno. Saksi ang janitor na yun sa ginawa niyang panghahalay sa isang babae sa campus nila nang minsang malasing sila sa isang lugar sa bayan. Nagkataon na malapit doon ang bahay ng janitor at pauwi na ito, kaya nakita sila nito. Makalipas ang ilang linggo, nakatanggap na lang sila ng balita na patay na raw ang babae at nagpatiwakal daw ito sa sarili nitong silid. Magmula noon, ilang beses nang nagbalak ang janitor na ilaglag sila. Pero lagi niya itong nahuhuli at naaabutan. Isang araw nga ay binugbog nila ito ng mga barkada niya. Sa halip na tuluyan, naisipan niyang bayaran na lang ito ng malaking halaga para hindi na madagdaga ng krimen sa kamay niya. Buti na lang ay nakuha nila sa pera ang matanda. Kaya umaasa siya na ligtas na ang malagim na lihim nila. Huling linggo na ng klase nila. Sa wakas at matatapos na rin ang second semester. Kaya makakapagpahinga na naman sila. Nag-isip na ng lugar si Bruno kung saan sila gagala ng barkada niya. Gusto niya sa malayong malayo naman, dahil malaki-laki ang perang ibinigay ngayon ng parents niya sa kanyang bank account. Naghihintay na lang siya ng oras para sa final exam niya sa isang subject sa araw na yon. Hindi niya kaklase sa naturang subject ang mga barkadang sina John at Lester. Kaya nasa kabilang building ang mga ito ngayon at kasalukuyan na ring nag-e-exam. Habang nagbabasa-basa siya ng notes niya sa isang tabi, bigla siyang nilapitan ng janitor na si Mang Isko. Nagulat siya sa presensya nito. Oh, anong ginagawa niyo rito? Napansin niya na wala itong bitbit na walis o mga panglinis. Tila siya lang talaga ang sinadya nito doon. Pwede ba kitang makausap, Bruno? Ano naman ang pag-uusapan natin? Nabayaran na kita, di ba? Sagot niya, na parang hindi matanda ang kausap niya. Oo nga, kaso medyo kinapos kasi yung binigay mo eh. Kaya manghihingi sana ako ulit kung meron ka pa dyan. Ano? Nabalibag niya sa tabi ang kanyang notebook. Seryoso, Mang Isko? Yung 10,000 na ubos niyo agad? Iho, marami kaming bayarin sa bahay. Kinulang pa nga yun eh. Dahil pagkatapos kong hulugan yung kalahati ng utang namin,
Binayaran ko rin yung kuryente naming 2 buwan nang na-delay. Halos napunta lang din sa mga utang yung binigay mo. Abunado pa nga ako. Inabunuhan ko na lang doon sa minimum kong sahod para may pambili pa ako ng pagkain namin. Talagang wala nang natira sa amin. Ikaw na lang ang malalapitan ko ngayon. Kaya baka naman pwede mo pa akong bigyan ulit. Pero ikaw na mismo ang nagsabi na 10,000 lang ang kailangan mo. Oo nga, kaso natatakot lang kasi ako nung araw na yon. Kaya hindi na ako nakapag-isip ng mabuti. Ngayon kailangan ko talaga ng mas malaki pa. Sana matulungan mo pa ako ulit, Bruno. Tumayo siya at pinandilata ng matanda. Wala na akong mabibigay sa'yo. Binayaran na kita. Tapos na tayong 2. Maawa ka naman sa akin. Baka nakakalimutan mo may sikreto tayong 2. Matitiis mo ba ako kung alam mong ako ang pwedeng maging dahilan ng pagbagsak mo? Lalong tumalim ang mga titig niya rito. Pinagbabantaan mo ba akong matanda ka? Hindi naman sa ganun. Kaya lang, hindi rin sapat ang 10,000 binigay mo. Saka kung tutuusin, napakaliit lang nun kumpara sa buhay na kinuha mo. Dahil sa'yo may namatay na babae. Kaya kung gusto mong manatiling ligtas ang sekreto mo, babayaran mo ko hanggat gusto ko. Sa pagkakataong yun, ay nag-iba na ang tono ng matanda. Bigla na itong tumapang at tila na wala na ang takot sa kanya. Sa galit ni Bruno ay sinakal na niya ang matanda. Tinatakot mo ba ako? Dapat lang na matakot ka, bata. Dahil hawak ko ang sikreto mo. Kapag hindi mo ko binigyan, sa presinto na tayo mag-usap. Gustong gusto na niyang baliin ang liig nito. Pero naisip niyang mas mahalaga na maging ligtas ang sikreto niya. Kaya kahit labag sa kanyang loob, napilitan siyang lumabas para mag-withdraw. Sumama naman sa kanya ang matanda na tuwang-tuwa at naglalaway pa. Nagtungo sila sa lugar na medyo malayo sa school at doon niya binigay ang pera ng matanda. Sa pagkakataong yun ay 20,000 pesos na ito. Ayan, siguro naman sapat na yan para umayos ka, ano? Asik niya rito. Opo, boss. Sapat na ito. Mababayaran ko ng buo yung utang ko rito. Tapos makakabili pa ako ng pagkain para sa pamilya ko. Maraming salamat talaga. Sige, sa susunod na buwan na lang ulit. Ano? Hindi siya makapaniwala. Anong sa susunod na buwan pa ulit? Siyempre magmula ngayon, buwan-buwan mo na rin akong babayaran. Gusto ko ganitong halaga ulit. Hindi na niya napigilang magmura dito. Pinagbuhatan muli niya ito ng kamay at itinulak pa sa pader. Hoy, matanda ka! Dinaig mo pa yung nagtatrabaho sa call center sa laki ng sweldong hinihingi mo. Eh isang janitor ka lang naman. At tagatago ng sikreto. Minimum lang ang halaga mo, hayop ka. Ano ka? Siniswerte? 20,000 buwan-buwan? Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin. Kung hindi mo kayang ibigay ang gusto ko, mabubulok ka sa kulungan. Akala mo wala akong matibay na ebidensya laban sa'yo? Hindi ko lang sinabi pero may video ako nung nangyari ng gabing yon. Hindi ko lang sinabi sa inyo dahil sigurado akong kukunin nyo rin yun sa akin. Kapag hindi mo ko sinustentuhan ng buwan-buwan, hindi lang sa pulis makakarating ang kahayupan mo. Pati sa internet. Tandaan mo yung bata ka.
Porkit matanda na ako, huwag mo akong kakayakayanin. Dahil mas mautak ako sa'yo. Pinalikuran na siya ng matanda at ibinulsa ang pera nito. Nagkuyom ang kanyang mga kamao at nanggigil sa galit ang buo niyang katawan. Halos umusok na ang mga mata niya habang nakatitig sa papalayong matanda. Kahit gaano pa kahalaga ang sikretong hawak nito, hindi rin siya papayag na pirahan na lang siya nito. Dapat na rin nitong mawala. Pagkatapos ng exam ni Bruno, agad na siyang lumabas ng classroom at naglakad patungo sa kantin. Tinawagan din niya si Lester at sinabing may bagong operasyon silang gagawin mamayang gabi. Sinabi na rin niya sa mga ito ang naging sagutan nila ni Mang Isko. No choice na ako. Kailangan na nating ligpitin ang matandang yun bago pa maging pabigat sa atin. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, ay ibinaba rin niya agad ang tawag at tumingin-tingin sa paligid niya para makasiguradong walang nakarinig sa kanya. Pagkarating niya sa kantin, tumingin siya sa mga tindahan sa paligid habang nag-iisip kung ano ang bibilhin niya. Hanggang sa mahagip ng kanyang mga mata, ang isang babaeng nakaupo sa bakanting lamesa. Mag-isa lang ito roon at may malaking canvas sa harap nito kung saan may ginuguhit ito. Nakaharap ito banda sa kanya kaya hindi niya makita ang ginuguhit nito. Pero nang masilayan niya ang mukha nito, ay natigilan siya. Unang tingin pa lang niya, ay nabighani na agad siya. Hindi niya maipaliwanag kung gaano ito kaganda. Perpekto ang hugis ng mukha at ilong. Manipis ngunit, hindi matamlay ang kulay ng mga labi. Mapungay rin ang mga mata at katamtaman ang haba ng buhok. Pati katawan nito ay parang nililok mismo ng Diyos. Nakalimutan na niyang umorder ng pagkain. Natulala na lang siya ng ilang minuto sa sobrang ganda nito. Pakiramdam niya'y lumalambot din ang puso niya tuwing tititigan niya ang napakaamo nitong mukha. Ganitong-ganito ang tipo niya sa mga babae. Di hamak na mas naglalagablab ito sa ganda kumpara sa babaeng nahalay niya noong nakaraan na nagpakamatay dahil sa depresyon. Ito na yata ang pinakamagandang babaeng nasilayan niya sa buong buhay niya. At sa tabi nito ay may manika rin ito na halos kasing laki ng sanggol. At tulad niya'y nagtataglay rin ng kagandahan ng manika. Doon niya napansin na ang kasuotan nito ay terno sa kasuotan ng manika. Para silang pinagbiyak na bunga. Lalo tuloy siyang na-curious sa personalidad ng babaeng ito. Naalala niyang umorder ng pagkain nang marinig ang kalam ng kanyang sikmura. Tumayo na siya at inilabas na ang kanyang wallet. Sa kanyang paglalakad, nahagip ng mga mata niya kung ano ang dinodrawing ng babae. Gulat na gulat siya nang makita roon ang paborito niyang banda na Splicknut. Lahat ng membro ng bandang ito ay ginuguhit nito sa malaking canvas na yon. At kuhang-kuha rin nito ang bawat detalye sa katawan at maskara ng mga membro. Hindi na siya nakapagpigil na lapitan ito. Bago pa man siya makapagsalita, napalingon na sa kanya ang babae nang mapansin nito ang kanyang anino na bumakas sa canvas. Hi! Bati ng babae sa kanya. Lalo siyang nanghina sa napakahinhin ngunit
makapangyarihan ang boses nito. Bago ka lang ba rito? Oo, transferi ako. Sagot ng babae na tila interesado sa presensya niya. Ang ganda naman ng dinodrawing mo. Kilala mo ba ang mga yan? Tanong pa niya habang nakatitig sa painting. Oo. Ito ang paborito kong banda. Ang Slipknot. Wow. Paborito mo rin pala sila. Kasi yan din ang paborito kong banda. May pagmamalaki namang sagot niya. Bahagyang napangiti ang babae. Talaga? Oo naman. Metalhead ka rin pala? Oo naman. Mas gusto ko nga ang mga rock at metal kaysa sa mga K-pop. Adik talaga ako sa metal, lalo na sa Slipknot. Sabi nito sa kanya. Doon nagsimula ang moments nila. Lalong lumalim ang interes ng babae sa kanya. Nang malamang Slipknot fan din siya. Ito pa mismo ang nagpaupo sa kanya sa tabi ng lamesa nito para makapag-usap sila. Hindi siya makapaniwala sa mga natuklasan sa babae. Sa kabila ng pagiging maamo nito, ay pang-hardcore naman ang mga hilig nito sa musika at pelikula. Metal ang paboritong music genre nito. At mga horror at slasher films naman ang paborito nito sa mga movie. Parehong pareho sila. At nang tanungin niya ito kung ano ang mga paboritong horror at slasher movies nito, nagulat siya dahil yun din ang mga paborito niya. Halos mamatay siya sa kakatawa. Para silang pinagtagpo ng tadhana. Nakalimutan na naman niyang bumili ng pagkain. Sa pag-uusap pa lang nila ng babae, ay nabusog na siya. Hindi mapalagay si Bruno ng gabing yun. Hawak na niya ang number ng babae na nagpakilala sa pangalang Sabrina. Pero hindi pa rin niya ito magawang i-text. Nahihiya siya. Hindi niya alam kung paano ito i-a-approach muli. Sa lahat ng mga babaeng nakilala niya, dito lang siya nagkaganito. Hindi niya alam kung gagawin din ba niya itong isa sa mga biktima niya o dapat na ba niya itong seryosohin. Pero hindi, dahil tuwing dadapo sa kanyang isipan ang mukha ng babae, hindi niya mapigilan ang pagdayo ng demonyo sa kanyang pagkatao. Nais din niya itong biktimahin sa panghahalay. Siguro kailangan lang niyang kunin ang loob nito. Maging mabait dito ng ilang linggo. At kapag nahulog na ito sa bitag niya, ay doon na niya gagawin ang plano niya rito. Ganoon din naman ang ginawa niya sa iba pang mga babaeng dumating sa buhay niya noon. Hanggang sa bigla siyang kalabitin ni Jan. Uy, andyan na si Tanda. Doon pa lang nanumbalik ang katinuan niya. Naalala niyang ililigpit nga pala nila si Mang Isko. Nakita niya itong hawak na ni Lester sa tabi ng kanilang sasakyan habang nakagapos. Lumapit na rin si Jan dito para tulungan ng kaibigan na awatin ito sa pagwawala. Doon naman siya lumapit dito at inilabas ang kanyang baril na may silencer. Ikaw matanda ka. Huwag mong ipagmamalaki sa akin na mas matanda ka at kaya mo kong utakan. Baka nakakalimutan mo. Bata pa lang ako. Mas marami pa akong kayang gawin kaysa sayo. Patuloy sa pagwawala ang matanda habang masama ang titig sa kanya. Inilapit pa niya ang mukha rito sa kaito dinilaan.
ikumusta mo na lang ako kay Satanas ha. Pagkasabi niya roon, agad niyang kinalabit ang gatilyo ng baril. Pumutok yun sa ulo ng matanda. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi limang beses. Bagsak agad ang matanda sa lupa habang tumutulo ang dugo sa nabutas nitong ulo. Iniligpit din agad nila ang bangkay nito sa paraang walang makakakita. Kinabukasan, nakipagkita siyang muli kay Sabrina. Nakaisip na siya ng paraan kung paano ito kakausapin muli. Nais niyang ituon ang buong atensyon sa babae para makalimot sa malagim na krimeng ginawa nila kagabi kay Mang Isko. Na matapos nila itong patayin, ay sinunog nila ito hanggang sa maging abo. Saka nila itinapon sa ilog ang abo nito para wala nang makakita pa sa bakas nito sa mundo. Maghapon silang namasyal ng babae. Pareho silang nag-enjoy sa ginawa nila. Kasama pa nila ang laruan nitong manika na pinangalanan nitong Rosana. Kahit saan sila magpunta, kasama nila ang manika. Kung hawakan nila ito ay parang anak nila itong dalawa. Bago nga ito umuwi, nagsabi na ito na siya naman ang iimbitahan nito sa bahay nito para maipakita rin sa kanya ang mga Slipknot collections nito. Hindi naman siya tumanggi sa alok ng babae. Kaya naman pagsapit ng araw na napag-usapan nila, maaga siyang bumiyahe at nagpunta sa bahay ng babae sa Valenzuela. Agad siya nitong tinanggap sa loob ng bahay nila. Halika sa kusina, kain muna tayo. Yaya ng babae sa kanya. Naghanda pa talaga ito ng pagkain para sa kanya. Tulad ng nakagawian, kasama nila muli ang manika nitong si Rosana sa pagkainan. May sarili pa itong plato at baso, kahit wala namang laman. Isang masarap na putahe ang inihanda ng babae sa kanya. Nang matikman niya ito ay lalo siyang naglaway sa sarap. Hindi niya namalayang na parami na siya ng kain. Sa sobrang kabusugan ay tila inantok siya. Ang bilis niyang antukin. Tila may kakaibang sangkap ang pagkain na nagpadilim agad sa paningin niya. Bigla na lang nakatulog si Bruno sa lamesa habang nakasandal pa sa kinauupuan. Nang magising siya, labis ang pagtataka niya nang makita ang sarili na nakagapos na sa isang kama. At nang lingunin niya ang paligid, nakahilera sa tabi ang mga agnas na bangkay ng mga lalaking hubot-hubad at nakabigti ng patiwarik. Ang iba sa mga ito ay wala ng ulo at ibang parte ng katawan. Kitang-kita rin ang matinding karahasang pinagdaanan ng mga ito bago sila nagkaganoon. Halos dumilim ang silid sa dami ng mga katawan. Biglang nagbukas ang pinto. Iniluwa nito si Sabrina habang buhat-buhat ang manikang si Rosana. Rosana? Ano ito? Nagsimula ng kumabog ang dibdib niya. Salamat ate. May bago na naman akong doll collection. Gulat na gulat si Bruno nang makitang magsalita ang manika. Sa pagkakataong yun, ay kumilos na ito na parang tao. Tumatawa pa na parang demonyo. Anong... Umurong ang dila ni Bruno. Halos wala ng tinig na gustong lumabas sa kanyang bibig. Isang malagim na katotohanan ang ibinulgar sa kanya ni Sabrina. Salamat sa kabaitan mo,
kahit hindi ako totoong tao. May ilang sandaling napaisip si Bruno kung ano ang ibig nitong sabihin. Pero nang pagmasdan niyang mabuti ang dalawa, doon siya may napansing kakaiba. Muling nagsalita ang manika at ito mismo ang nagkumpirma sa hinala niya. Hindi totoong tao si Sabrina. Isa lamang itong manika na kasing laki ng tao. Isang uri ng manika na sadyang idinisenyo para magmukhang tunay na tao. Sa kanilang dalawa, si Rosana talaga ang tunay na tao. May kakaiba itong sakit. Isang rare condition kung saan may pagkakapareho sa manika ang itsura ng balat at katawan nito. Hindi rin ito lumalaki gaya ng isang unano. Isa itong uri ng sakit na hindi pa natutuklasan ng siyensya. Nagpagawa ito ng manika na kamukha ng isang normal na tao para magamit nito sa pag-explore sa labas at maging isang ganap na tao. Kitang-kita ni Bruno kung paano lumiwanag ang kulay pula ang mga mata ni Rosana. Kung ano ang iwika ng isip nito, ay siya namang lumalabas sa bibig ng manikang si Sabrina. Isang ilusyon, isang patibong, isang sugo ng dilim. Sinukluban ng kilabot ang buo niyang katawan. At nang pagmasdan niyang muli ang bangkay ng mga lalaki sa paligid, doon lang niya napagtanto na iyon ang tinutukoy ni Rosana na mga doll collections nito. Hanggang sa ganitong bagay, may pagkakapareho pa rin silang dalawa. Kung mahilig siyang manghalay ng babae, mahilig din manghalay ng lalaki si Sabrina. At lahat ng biktima nito pagkatapos pakinabangan ay ibinibigay nito kay Rosana para maging doll collection nito. Ngayon, may bago na akong laruan. Tumatawang sabi ni Rosana habang inilalabas naman ni Sabrina ang patalim nito sa bulsa. Sindak na nagsisigaw si Bruno. At sa isang senyas ng bata sa alagang manika, ay patalim na ang nagsalita.